Alright guys, so kung meron tayong for in loop, ngayon meron naman tayong tinatawag na for of loop. So paano yung for of? So same syntax lang na paggamit ng fruit. So for let let fruit. So dito instead na, 'di ba, sa for in, ang nire-return niyan index or number. So dito sa may for of naman, ang nire-return niyan yung pinaka element nun ng gusto natin i, or let's say sabihin natin element ng array. So testing natin, tingnan mo. For let fruit of, ano 'yon, sa fruits natin, galing sa fruits na array. So then 'yan. So comment muna natin 'to para makita natin yung difference. So 'di ba ang ginamit natin dito sa for in yung i? So ang nire-return niyan integer or index number ng fruits na array. Ngayon dito naman ang nire-return nitong for of yung pinaka laman. So hindi na siya index number, let's say index 0, 1 and 2. So ngayon ang re-return nitong for of yung pinaka laman niya ng yung pinaka element. So console log natin. And then lagay lang natin dito yung fruit na variable na create natin dito sa loob ng ating for of loop. So ayan, diba, refresh natin. So makita niyo apple, orange and mango. So same din sila, kaya lang hindi na tayo gumagamit dito ng katulad nitong for tapos ay, 'di ba? So 'di ba, fruits tapos yung ating array. So ganun na yung paggamit ng for of. Kumbaga ang goal lang niya i-extract yung pinaka value ng, o yung pinaka element dun sa array natin. So yun lang yung sa for of.